Tama. Tama to. Dahan-dahan. Kapag ka nabasag yan, mas mahal pa yan sa buhay mo. Ano yan? Damit po ni Sir Waki. Please don't call him that. Letter N na lang, tinamad ka pang sabihin. Ah, sorry, ma'am. Eh, kasi po gusto niyang tinatawag namin siyang Waki. Parang yung sa picture, Waki, Waki, ganun. Akin yan. Ako na magdadala nito. Ay, ma'am, siguraduhin niyo po na according sa kulay ang pagkakalagay doon sa kanyang cabinet. Yung itim, magkakasama, puti, magkakasama. Sandali. Ang ibig mong sabihin, magkasama yung pulang pambahay at yung pulang pangalis? Hindi ganun ang anak ko. Kasi ang gusto ng anak ko, magkahiwalay yung pambahay at magkahiwalay yung pangalis. Hmm? Oh, eh, here. Ring. Taklisa ka rin. Tamo, na-heart mo yung feelings ni ma'am. Dapat di mo na sinabi. Yun naman ang totoo eh. Oh, bueno. Eh, siyempre yan, nanay yan. Ma-opend yan na pinangangalandakan mo pa mga kilala mo yung anak niya kaysa sa kanya. Oh, bad ka rin. Ma, ako na. Ah, hindi, ako na. Sige. Aalis na ako, anak. Don't tell me pinagseselosa mo pa yung yaya ni Joaquin. Si Yaya Puring at si Mang Poro yung asawa niya. Loyal yun sa amin. Pero nasasaktan ako kapag nakikita kong mas malapit pa yung anak ko sa kanila kaysa sa akin. I feel like I'm a bad mother. Toy, you stop that. Remember, you gave up your career for him. Di ba nga nag-focus ka na lang dito sa foundation para may oras ka sa kanya? Ano ka ba? Juliana, lahat ng pangangailangan ng anak mo na bibigay mo sa kanya, you gave him a safe home, a safe life. Eh, bakit mas malapit pa rin ang anak ko sa kanila kaysa sa akin? Well, you know what I think the problem is? It's because you always think about his safety. So for Joaquin, you're this disciplinarian. You know what I mean? Ang tingin niya sa'yo para kang walking list of rules. I mean, he probably knows how much you love him, pero baka kasi may nararamdaman siyang sakal. Kinapuring at Poro, walang mga expectations. So, ang lumalabas, they provide the fun part. Yan ba ang basis ng pagiging isang ina? Well, no, but I think it's part of being a good mother. Paano ba yun? Eh, wala naman yata akong sense of fun, eh. Hindi na ituro sa akin ni Daddy. Siguro, kung hindi namatay na maaga si Mami, baka naturo na sa akin. Hello? Hello, Juliana. Yes, Doc. Bakit kayo napatawag? I just want to check kung may naramdaman bang pain uli si Joaquin. Akala ko ba okay yung mga tests niya? No, everything's fine. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Kasi kahapon, nagkaroon siya ng aksidente. Tumaan daw sila sa peryahan. Muntik ng matamaan ng bakal yung ulo niya. Hello? Hello? Aha! Mag-umpisa na kami. Nandito lang yun eh. Nandito lang eh. Saan mo yun? Saan lang doon? Ito lang yun, ito. Katayos ko! Nandito, nandito. Katayos ko! Ah! Kailan ko pa kayo nahanap. Bakit po ba? Basta nandito eh, nandito. Sige po. Ganito na lang po. Ako na lang po maghahanap, ha? Doon, doon.
Opo. Hahanapin ko po yan. Oh, basta siguraduhin mo, mahahanap mo, ha? Siguraduhin ko po. Mahahanap mo. Opo. Sasabihin ko po sa inyo pag nahanap ko na, ha? Oo, sasabihin. Ma'am, pinapatawag niyo daw po kami. Mang Poro, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Pa? You think hindi ko malalangan? Kailan mo plano sabihin sa akin na tinamaan sa ulo ng bakal ang anak ko? Ha? Hindi naman po tinamaan, ma'am. It doesn't matter! In the first place, bakit mo siya dinala doon? Sino may idea nun? Sino nakaisip doon? Sa akin po, ma'am. How dare you? Anong karapatan mo? Anong karapatan mo sa wayan ako, ha? At bakit kinailangan ko sandalin sa perya? Bakit? Naaawa po ako sa bata, eh. At bakit naaawa ka sa anak ko? Dahil daig pa po niya ang preso sa pagkakakulong niya sa mansyon. Di po ba niyo nakikita? Takot na takot siyang lumabas. Hindi siya marunong makisama sa ibang tao. Iwala siyang muwang sa kung anong mundo. Enough! How dare you risk the life of my child? At sa bagay, kahit kailan, hinding-hindi niyo na malalaman kung paano maging isang magulang. Dahil kahit na ginusto ninyo, hindi kayo nagkaanak. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Because both of you are fired. Nanay po rin, kakain na po ako. Nanay po rin. Tatay Poro. Nanay po rin, Tatay Poro. Magiging driver ni Sir Joaquin, ha? At sa inyong tatlo, maaaring manggaling ang susunod na mayordoma na papalit sa akin. But saan naman pupunta? Aba, eh kasi ako na ngayon ang malamang na magiging yaya. Eh wala na si Puring. Aba, hindi dapat ako na maging yaya, no? Asa pa. Ay, Sir! Gusto niyo po ng pancakes? Nasaan sila? Natapos na po namin ang mga
x-rays sa mga batang pasyente. And so far, mga minor fractures lang naman ang injury nila. Pero kailangan pa rin nilang sumailalim sa iba pang tests para lang makasigurado tayo na wala na ibang injury. Ngayon, ang pinaka-problema ho natin ay yung matandang pasyente dahil nagkaroon siya ng fracture sa paa. Kailangan na ho niyang masimentuhan agad-agad para hindi na lumala yung injury na yun at sa ganun ay makalakad na uli siya. Tatapating ko ho kayo, medyo malaki ho talaga ang magagastos niyo suma total. Sige po, Dok. Gawin niyo na yung kailangan gawin. Kami na po yung gagawa ng paraan. Sige kang ganun. Iwanan ko muna kayo. Mama Bear, bakit sa ating panangyari ito? Huwag kang mawala ng pag-asa, Papa Bear. May awa ang Diyos. Yes? Totoo bang pinaalis mo sila? Oo. At alam mo kung bakit. Ako nagpilit kay Ma'am Purong huwag sabihin sa'yo, Ma. Kasi ayokong mag-alala ka. Ako ang nagsinungaling. Nagsinungaling din sila. He put your life in danger by bringing you to that perya. Alam naman nila kung ano sitwasyon mo eh. I trusted them na protektahan ka nila. Ngayon wala na akong tiwala sa kanila. Hindi ko na sila kailangan. I want them back. I already made my decision. Don't worry. Madali lang naman silang palitan eh. I'll find you someone better. Hindi mo naiintindihan. Then ipaintindi mo sa akin. Please, may balik mo na lang sila. I'm sorry. Hindi ko magagawa yun. Napatigil muna ang operasyon natin ng mga otoridad hanggat di pa natatapos ang investigasyon. Pasensya na kayo ha. Alam kong mahirap para sa atin lahat to dahil mawawalan tayo ng hanap buhay. Pero kung naisipan nyo na maghanap muna ng ibang pagkakakitaan, gawin nyo muna, ayos lang yun. Pipilitin ko pa rin makumbinsi ang otoridad na maituloy yung operasyon natin dito sa perya. Pero sa ngayon, ang gagawin lang natin talaga ay sumunod. Sensya na talaga kayo, ha? Mga kaibigan, wala talaga akong magawa, eh. Yeah. Dapat pagandahin natin lahat para maraming tao pupunta. Susunod, kabayo naman, kabayo. Apolo. Ano? Nasaan si Joaquin? Eh, ayaw pong bumaba ni Sir. Di daw po siya nagugutom. Of course, magtatampo siya. Napalapit nga ang loob niya sa dalawang matanda. Tapos pinalis mo na hindi man lang nakakapagpaalam sa kanya. Para ano? Para ako na naman ang kontrabida? Still, hindi ka dapat nagdesisyon ng ganun-ganun. So ano gagawin mo? Pababalikin mo yung dalawa? Kukontrahin mo ako? Just make sure na hindi madagdagan ang sama ng loob ni Joaquin. Dahil pag nangyari yan, pababalikin ko yung dalawa. Whether you like it or not. I'll go ahead.
is this about? Ayaw mong kumain? Isa ba tong pakanap to pressure me para ibalik dito sila Yaya Puring? I'm warning you, ah. It won't work. I want them back. I already said no. May parating na mga bagong yaya kung gusto mo sumama ka sa amin para mag-interview. Stop this nonsense. I already made up my mind. Pagkita natin ng isang gabi. May naitabi pa ako. Ito ba sa akin? $80,000 ang kailangan natin bunuin ang bayad sa ospital. Sige, pupunta na lang ako kay Manduring at susubukan ko kung makakairam ulit ako ng pera. Pero paano yun, Tay? Si Ryan Carousel, di naman tumatanggap ng walang collateral si Manduring eh. Wala naman akong magagawa eh. Sasanla ako muna yung Paris wheel natin. Tita! Boss, Tita! Oh, tuloy sa'yo. Halika. Boss. Hello po. Para po sa inyo. Oh, ito po yung sa'kin. Hindi na rin po ako rumampa. Sa inyo na yan. Teka, para saan to? Baka po makatulong po sa inyo, boss. Kailangan ko na po yun. Kayaan nyo, Boss Chito, pagka nakarakit pa ako, nadagdagan ko pa po yan. Okay po, Boss. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Hindi ko tatanggihan to, ha? Kailangan natin, eh. Siyempre, sino pa salamat. Po tulungan, di ba? Oo. Oh, sige, ha. Gusto nyo, inom muna tayo. Hindi, biro lang. Okay, biro lang. Si Lolo! Ha? Ha? Taka, taka! Bala kong kausapin ang munisipyo para i-resume ang operation ninyo. May kilala ako doon na madaling kausap. At saan ang kapalit? Yan bang akala mo, Chito? All these years na magkakilala tayo, tutulong ako na may kapalit? Simple lang naman ang hinihingi namin. Napayagan mo magtayo kami na sugalan dito sa perya mo. Hindi na kami kikita, pati ikaw! Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako pumapayag na gawin pa sugalan itong perya namin? Hoy! Gumising ka na, Chito! Mamamatay na sa gutom ang pamilya mo! Nalubog ka na sa utang dahil sa nangyari! Prinsipyo pa rin ang iniisip mo? Tingnan natin kung kayang bayaran ng prinsipyo mo ang mga biktima mo doon sa ospital! Huh? Umalis na kayo dito, ah! Huwag na kayong babalik! Honey, ayaw mo! Sira talaga. Wala na po, tatay. Wala na. Ma'am, parating na daw po yung 5 aplikante para dun po sa magyayaya kay Joaquin. Eh, kayo na daw po ang mamili. Okay. Just send them to me. Apa. Eh, ma'am. Ayaw niyo po ba talagang ako na lang sana magyaya kay Joaquin? Eh, kaya ko naman eh. Tagal ko na po maging mayordoma ninyo eh. Feeling ko po, bagay po kaming magyaya ni Joaquin. Hindi na. Effective ka bilang head ng mga maids. Doon ka na lang mag-concentrate. Eh, ma'am, kasi parang di po ba baka kailangan po ni Joaquin yung medyo komportable siya. Komportable siya sa tao, ganun. So, ikaw yun? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Hindi naman pala eh. Hello, Dad? Come here.
May papagawa ko sa'yo. Dad, now is not a good time. Ikaw ang kailangan ko. So I expect you to be here. Now. Pinapatawag ako ng daddy. Ikaw na munang bahala mag-interview dun sa mga bagong yaya, ha? Sigurado ako, may kinalaman yung Matilda na yan, eh. Oo nga, siya lang naman yung may motibo, eh. Tsaka siya lang naman yung atat na gawing pasugalan itong peryahan natin. Tsaka ito na lang kasing peryahan natin ang hindi niya nalalagyan ng pasugalan niya. Ay, mahirap magbintang, wala tayong ebidensya. Anong wala? Eh, meron na nga tayong testigo, eh. Si Lolo Isko! Bingo! Bingo tayo! May maniniwala ba naman kay Tatay Isko? Bingo! 1, 3, 4, 5. I am impressed by your background, but I am sorry. This is the end for all of you. You may go now. And for you, welcome to Manansala Residence. Congratulations. Thank you, Mom. Joaquin, anak, I want you to meet your new yaya, si Gloria. Gloria, ang anak ko, si Joaquin. Personal choice ko. Hello, Sir Joaquin. Naku, ang haba naman ng name mo, be. Baka pwede na makitang tawaging Joaquin? No. I have to go. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Oo po, ma'am. Okay, nalis na ako. Ma'am. Salamat. Ang gwapo-gwapo naman ni Joaquin. My N. Joaquin. Sarap-sarap na alaga. Good luck. We are in the final stages of preparing the presentation for Mr. Yu. Excuse me, sir. Nandito na po si Miss Juliana. Ah, Juliana. Come in. Ako na patawag sa kanya. I want her to be part of the new project that we're working on. I'm sure na malaki may tutulong niya sa atin. Are you sure this is a good idea? I mean, paano si Joaquin? Kaya nga nagulat ako nung tumawag sa akin si Daddy, eh. But now it makes sense. Kasi yung asawa ni Mr. Yu, si Faye, isa yun sa mga good friends ko ng college. So I guess ang gusto ni Daddy, tulungan ko kayo. Bigyan ko kayo ng konting background tungkol dun sa bago ninyong kliyente. Alam mo, naiintindihan ko naman yung sinasabi ng dad mo. And I agree with him. Pero I've been working on this project for months. Lahat ng information na pwede ko makuha tungkol kay Mr. Yu, kailangan makuha ko. Hindi kami pwedeng pumalya. Masyadong malaking transaksyon to para sa East Horizon. Meron ka bang alam na kahit ano tukol sa kanya? Well, I heard among his board of directors, he's not loved. They follow him not because they love him, but because they fear him. Iyabang saradong perya, dala ko ako ng pansit. Makakatulong yun. Oo. Oh, saka si Whitey ang sabi sa akin, meron daw construction na dyan sa kabilang bayan. Mag-a-apply ako. Kailangan daw nila ng tao, eh. Ikaw muna ang bahala kay Lolo Isko mo, ha? Mama Bear, Papa Bear, napag-desisyonan ko po na hindi po muna ako magka-college. Ha? Ha? Ano yung sabihin? Ay, nako! Kayang-kaya namin gawal ang paraan ng tatay mo yan! Naku! Tama! Tama ang nanay mo! Papa Bear, Mama Bear, ngayong taon lang naman po, eh. Sa susunod na taon, edi pwede mag-enroll mo ulit ako. Mahirap kasi yung sitwasyon natin ngayon. Mas okay kung unahin mo natin yung problema natin. Pero, huwag kayong mag-alala.
Pinapangako ko po sa inyo na kahit tuminto ako ng pag-aral, hindi po purol ng utak ko. Hindi natin papabuti ng isang taon. Sa susunod na semester, mag-aaral ka na. Pangako ko sa iyan. Hmm. Ha? Ha? Sige ha! Achievein natin yan! Sorry, Pablo. Okay lang. Sige na. Kain na tayo. Inutom ako dun sa... Ano? Sa suntok mo. Kung sumama mo. Pero lang. May baking malaki.